Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham tugon nila at kailanmay di kami naalipin ninuman. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ang kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin na hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. Sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa," ani Jesus. "Ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang naririnig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas," tugon nila. "Ang Diyos ang aming ama." Sinabi ni Jesus, "Kung talaga ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ganyan din po sa mga kapatid natin na nasa kani-kanilang mga tahanan na nakikiisa sa pagdiriwang natin ng banal na misa. Mga kapatid, ilang tulog na lang, tayo po ay papasok na sa mga mahal na araw. Ang pinabanal ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng buhay, paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, sa pagpasok natin sa Semana Santa, may mga ilang mahalagang paalala sa bawat isa sa atin kung ano ang disposisyon ng isang susunod kay Kristo. Sapagkat sasamahan natin si Jesus sa kanyang paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Ang unang itinuturo sa atin ng mga pagbasa ay ang paninindigan. Paninindigan sa pagsunod sa Diyos. Sapagkat yan ang unang na pagbasang narinig natin na kung saan dumating ang pag-uusig. Kina Sadrak, Mesak, at Abednego. Sila'y mga sumusunod sa aral at salita ng Diyos. Ngunit dumating sa kanilang buhay ang pag-uusig. Sapagkat si Haring Nabucodonosor
sila ay pinasasamba sa ribulto. At kung hindi sila sasamba, sila ay susunugin. Papasok sa pugon hanggang sa mamatay. Ngunit nanindigan ang tatlong taong ito na sina Sadrak, Mesak at Abednego. Ang sabi nila, ang tanging sasambahin lamang nila ay ang tunay na Diyos. At ito'y magandang pagpapaalala sa atin. Sapagkat sa kanilang paninindigan, sila ay dinala sa pugon upang sila ay sunugin. Ngunit isang napakagandang paalala din sa atin, sapagkat ang katapatan ng tatlong taong ito ay hindi sila pinabayaan ng Diyos. Sapagkat sabi nga ng tagasunog, ang tingin niya'y Diyos ang kasama ng tatlo, sapagkat sa halip na tatlo ang nasusunog sa pugon, apat ang nandoon. Apat na tao. Kaya nga ang sabi ni Hari Nabucodonosor, purihin ang Diyos ni Sadrak, Mesak at Abednego. Mga minamahal ko mga kapatid, ang Diyos ay kasama natin sa bawat paghihirap na ating pinagdaraanan. Kaya nga meron tayong awitin na huwag kang mangamba. Sasamahan kita saan ka man magpunta. No? Hindi kita pababayaan, ipagtatanggol kita. At ito ang ipinakita ng Diyos sa tatlong taong ito sa harap ng pag-uusig at kamatayan, na hindi sila pababayaan ng Diyos. At ito rin, mga kapatid, ang paalala sa ating lahat. Paninindigan ba natin ang pagsunod natin sa Diyos sa kabila ng mga paghihirap na pinagdaraan na natin? At hanggang saan tayo magiging tapat sa Diyos? Kaya po mga kapatid, ito ang hamon sa atin. Ngayon tayo ay susunod kay Jesus sa Semana Santang ito, na tayo ay maging mapanindigan. Paninindigan natin ang paglilingkod sa Diyos, paninindigan natin ang pagsunod sa Diyos, paninindigan natin ang ating pagiging Kristiyano. Madali kasing mapanindigan ang pagiging Kristiyano kapag masaya ang buhay, walang paghihirap, walang pasakit. Madaling tawaging Kristiyano sa ganito mga pagkakataon. Pero ang ating pagiging Kristiyano ay nasusubukan kung tayo ay humaharap sa mga pag-uusig at paghihirap. Ang ikalawang itinuturo sa atin ng mga pagbasang ating narinig ay ang katotohanan. Ngayong panahon na ito, hindi na natin malaman kung ano ba talaga ang totoo. Maraming mga fake news, maraming mga paghihirap, maraming mga paninira, maraming mga persecutions, maraming mga salita na nagdadala sa atin upang tayo ay magduda. Pero anong sabi ng ating Panginoon sa ating lahat? Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay nga kayong mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. At sa pagsasalita ni Kristo sa ganitong mga pangungusap, ito ang katangian ng isang tagasunod ni Kristo. Una, kung patuloy tayong susunod sa kanyang aral,
Ang katotohanan ay ang aral ni Jesus. Pangalawa, tunay ngang kayo'y magiging alagad ko sa inyong pagsunod sa kanyang aral. Hindi tayo makikilalang Kristiyano kung hindi tayo sumusunod sa kanyang aral. At makikilala ninyong katotohanan. Sino ba katotohanan? Si Jesus. Di ba sabi nga ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. No? Si Jesus. At ang panghuli, magiging malaya tayo kung tayo namumuhay sa katotohanan. Ito'y challenge sa iyo at sa akin. No? Kasi minsan, may mga bagay na lalo tigit kapag hindi natin ito napaninindigan na itatago natin ang katotohanan. No? Kaya yung paninindigan at katotohanan, sa palagay ko po, hindi pwedeng paghiwalayin. Sapagkat wala ka mapaninindigan kung wala ka sa katotohanan. At hindi ka makapamumuhay sa katotohanan kung wala kang mapaninindigan. Kaya mga minamahal ko, mga kapatid, nawa sa araw na ito na patuloy nating pinaghahandaan ang ating mga sarili sa pagsunod kay Jesus sa Semana Santa, makakitaan nawa tayo ng dalawang salita ng ating pagsasabuhay, ng ating pananampalataya. Paninindigan at katotohanan. Amen.